So good evening everyone. I am Abrila Ceci Marquez and I'm assigned to report the Article 1311 up to Article 1317 of contracts. So Article 1311. Dito muna po tayo sa first paragraph. Contracts take effect only between the parties, their assigns, and heirs, except in case where the rights and obligations arising from the contract are not transmissible by their nature or stipulation or by provision of law. The heir is not liable beyond the value of the property he received from the decedent. So dito natin pwedeng maipasok ang isa sa principle or characteristic ng isang contracts, ang principle of relativity of contracts. Meaning, yung contracts ay generally effective only between the parties, their assigns, and heirs. So next slide. So a persons affected by a contract. Number 1, general rule according to Article 1178 that a party's rights and obligation derived from the contract are transmissible to successor or their heirs. So sinabi na rin yan sa paragraph 1 ng Article 1311 na yung contracts ay effective lamang between the parties, their assigns, and heirs. So bigyan na lang natin ng example. Si Jisoo ay nangutang ng 2 million pesos kay Lisa. So silang dalawa yung parties and the contract will take effect on them. And if ever na namatay naman si Lisa, ang pera na dapat ibabayad ni Jesus sa kanya ay mapupunta sa successors or heirs ni Lisa. Pero if ever na mag-assign si Lisa kung kanino mapupunta yung bayad sa kanya ni Jesus, pwede rin naman pasok pa rin siya sa contract. So vice versa din ito kay Jesus. If ever na si Jesus naman ang namatay, ang pagbabayad ng utang na meron siya kay Lisa ay mapupunta sa successors or heirs niya. Or kung meron siyang inassign na magbabayad, affected rin naman sa kanila ang contract. So number 2, exceptions. So meron din namang exceptions ang isang contract according to Article 1311. The cases when the contract are effective only between the parties are when the rights and obligations arising from a contract are not transmissible by their nature or by stipulation or by provision of law. So uulitin ko lang ulit na according sa Article 1311, ang isang contract ay effective lamang between the parties, their assigns, and heirs, except in case where the rights and obligations arising from the contracts are not transmissible. So, paano natin malalaman na ang isang contract ay hindi transmissible? So, first one is pending by their nature. For example, ang usapan ni Jenny at Rosé, nakakantahan ni Jenny si Rosé sa birthday niya. So, by nature, hindi transmissible ang ganoong klaseng obligation. Hindi pwedeng yung heirs na lang or tagapagmana na lang ni Jenny ang kakanta sa birthday ni Jose. Next one is by their stipulations. Or if ever na napag-usapan or nasa contract na talaga ni Jenny at ni Jose na hindi yun transmissible sa kanilang mga heirs, or yung usapan nila ay hindi transmissible sa kanilang mga heirs or sa kanilang mga assigns, kumbaga, between sa kanilang dalawa lang talagang ang usapan na iyon. Another exceptions is provision of law. Like for example, is nakipag-partnership si Lisa kay Jenny at na-dead si Lisa. Hindi transmissible ang rights and obligation na meron siya sa partnership nila ni Jenny. Hindi pwedeng ang magiging anak or heirs na lang ni Lisa ang magiging partner ni Jenny. So, automatic na ma-extinguish ang partnership ng dalawang tao if namatay ang isa. So, dito naman sa last sentence ng Part 1 ng Article 1311. So, the heirs is not liable beyond the value of the property he received from the decedent. Balik tayo sa pinaka-example na binigay ko, yung pagkakautang ni Jisoo ng 2 million pesos kay Lisa. So, decedent means deceased persons or namatay na. So, ipagpalagay natin nung namatay si Jisoo, may iniwan siyang kotse na worth 1.5 million sa heir niya. And property na, at ang property na yon lang ang pwede mong ibayad kay Lisa. Dahil according sa Article 1311, the heir is not liable beyond the value that you receive. So, meaning, kapag sisingiling ka na ng creditor, ang obliged ka lang bayaran doon is up to the extent ng nareceive mong property. So next,
is the case when strangers or third persons affected by a contract. So, uulitin ko ulit sabihin yung first line ng Article 1311 na yung contracts ay effective lamang between the parties, their assigns, and heir. Meaning ulit, sila lang ang may mga rights and obligations sa contract na meron sila. So, walang kinalaman ang kahit na sinong third party sa usapan na meron sila. So, example scenario natin ay si Rose ay nagbenta ng bahay kay Lisa via installment. Meron silang agreement na hindi pwedeng ibenta ni Lisa ang bahay na iyon hanggat hindi pa siya fully paid kay Rose. In the contrary to the agreement, si Lisa ay binenta agad ang bahay na iyon kay Jenny kahit hindi pa siya fully paid kay Rose. So question, can Rose cancel the agreement between Lisa and Jenny? The answer is no, because Rose is not imparted the agreement of Lisa and Jenny. As well as, hindi rin kasali si Jenny sa agreement nilang dalawa ni Rose. At ang pwede lang gawin ni Rose doon is to claim damages from Lisa dahil na rin sa na-breach at or na-break na contract or agreement nilang dalawa. Next slide. There are cases, however, when third persons may be affected by a contract. Among such cases are the following. So siguro, kabisado nyo na yung meaning ng principle of relativity of contracts. Yung kung kanino lang effective ang isang contract sa parties, their assign, and heir. However, there are exceptions to that rule. So number one is in the contracts containing a stipulation in favor of a third party, or what we called stipulation pour attrui. So next one. So what is the meaning of stipulation pour attrui? So stipulation pour attrui, according to Article 1311, Paragraph 2, is a stipulation in a contract clearly and deliberately conferring a favor upon a third person who has a right to demand its fulfillment provided he communicates his acceptance to the obligor before its revocation by the obligee or the original parties. So meron ng third party involved. At yung third party na yon, dahil nga meron ng stipulation for a truwi, pwede siyang makatamasa ng benefit. At hindi na rin pwedeng ang dalawang parties na lang ang mag-usap about sa agreement dahil meron na rin stipulation in favor of him or a third person. So next slide. So ano nga ba ang requisites ng stipulation for a truwi or ano nga ba ang mga dapat na nag-exist upang ma-achieve ang isang stipulation for a truwi? So number one is the contracting parties by their stipulation must have clearly and deliberately conferred a favor upon a third person. So, hindi dapat incidental lang. So, number two, the third person must have communicated his acceptance to the obligor before its revocation a favor upon a third parties. So, number three, the stipulation in favor of the third party should be a part, not the whole of a contract. Number four, the favorable stipulation should not be conditioned or compensated by any kind of obligations, whatever. And lastly, neither of the contracting parties bears the legal representation or authorization of the third party for the otherwise, the rules on agency will apply. So, bibigyan na lang ako ng example para mas madaling maintindihan sana ang stipulation for a truwi. So, doon ulit tayo sa utang ni Jisoo na 2 million pesos kay Lisa. Pero may dagdag na 10% interest payable until January 2022. And then, nandoon sa contract na ang 10% na dinagdag sa utang ni Jisoo ay mapupunta or ibibigay kay Jenny, ang nagsisilbing third persons ng agreement. So, hindi siya party sa agreement pero sa kanya ibibigay ang interest. So again, ang parties lang sa contracts na yon ay si Jisoo at Lisa. At meron lang stipulation in favor to Jenny. So dito sa scenario na to, dapat si Jenny will give her acceptance to Jisoo and Lisa. Otherwise, hindi siya ma-entitled to the benefit of contract. So ayan ang example ng stipulation for a truwi. For the moment that Jenny will communicate her acceptance, she will become a party to the contract. So, next slide. So, another exception to the principle of relativity of contracts is in contracts creating real rights.
Article 1312. So, Article 1312. In contracts creating real rights, third persons who come into possession of the object of contract are bound thereby, subject to the provision of mortgage law and the land of registrations law. So, ayun na nga. This article shows the exceptions to a general rule that a contract binds only the parties. Kasi sabi dito na ang third person is bound by contract creating for real rights. So, example ulit. So, minorgage ni Jenny ang lupa niya kay Rose. Ang meaning pala ng mortgage is magkakaroon kayo ng isang legal contract or agreement na ililend or papautangin kanya ng pera in exchange of taking your properties. So, ayun na nga. Minorgage ni Jenny ang lupa niya kay Rose. So, yung mortgage na yan is naka-register in the registry of property. So, since owner pa din naman si Jenny ng lupa na iyon, at gipit pa rin siya, binenta niya ang kanyang lupa kay Lisa. And then, binili nga ni Lisa ang lupa. At dun sa pagbenta ni Jenny sa property niya, alam naman natin na meron pa siyang obligation sa lupa na yon. Dahil nga, naka-mortgage pa yon kay Rose. So, kahit pa si Rose ay hindi pa party sa agreement ni Jenny at Lisa, dahil sa contract or mortgage, which is actually a real rights na nakaregister pa sa registry of property, si Lisa will be bound by the agreement between Jenny and Rose according to Article 1312. So, number 3, exceptions, is in contracts entered into the fraud creditors. Article 1313. So, Article 1313, creditors are protected in cases of contracts intended to defraud them. Right of creditors to impugn contracts intended to defraud them. So, Article 1313 is another qualification to the rule that contracts take effect only between the parties. The creditor is given the right to impugn the contracts of his debtor to defraud him. So, example ulit. Example natin ay yung kay Jisoo at ang kanyang utang na 2 million pesos ulit kay Lisa. So, si Jisoo ay may property pa na kotse, pero ayaw niyang ma-attach ang kotse or property na yon sa kanyang utang kay Lisa. So, ang ginawa niya ay before the due date of her debt, is donate niya ang kotse niya kay Jenny kasi wala pa siyang pambayad. At ang mangyayari dyan, isang kotse niya ang magsisilbing bayad sa utang niya. So, ang ginawa niya is dinefraud niya si Lisa. Dinonate niya ang kanyang kotse kay Jenny para wala nang mahunt na property si Lisa sa kanya. So, sa scenario na ito, si Lisa ay na-defraud. Siya ay magkakaroon ng rights to impugn or i-oppose ang magiging agreement ni Jisoo at Jenny kahit na hindi siya kasali sa party ng contract ng dalawa. She will be given the rights by the law to decline the agreement of Jisoo and Jenny to get her paid. So, the last exception is based on Article 1314. In contracts which have been violated at the inducement of a third person. So, Article 1314. Any third person who induces another to violate his contract shall be liable for damages to the other contracting party. Ibig sabihin na ang contracting party ay may rights to claim the damages to the person who induces their contracts kahit pa stranger siya sa isang contract. So, example ulit. Blackpink is a famous girl group with a 10-year contract to YG Entertainment. At si Sandara Park is a friend of Blackpink. Ay in-induce ang Blackpink na i-break ang kanilang contract without justifiable cause. So, according to 1314, any third person who induces another to violate his contract shall be liable for damage to the other contracting party. So, ang YG Entertainment ay may right to sue or mag-claim ng damages kay Sandara Park dahil in-induce niya ang Blackpink to violate a contract with YG Entertainment. So, tapos na tayo sa exceptions of principle of relativity of contracts. So, next article, Article 1315. Contracts are perfected by mere consent, and from that moment,
The parties are bound not only to the fulfillment of what has been expressly stipulated, but also to all the consequences which, according to their nature, may be keeping with good faith, usage, and law. So Article 1315 is defining the next principle we have, and it is the principle of consensuality of contracts, and in simple meaning, it is the perfection of a contract by mere consent of the parties regarding to a subject matter and cause of a contract. So this means na ang contract ay napaperfect lamang generally ng consent, object, at cause nito. So in a contract, signing or writing an agreement is not necessary unless ni-require siya ng batas to have a formality, like example, deeds of donation. Because ang general rule ng principle of consensuality is contract are perfected by mere consent. By the time na nagkaroon na ng meeting of minds ang parties to the subject matter or cause of contract. Next naman is the consequences of a perfect contract. Based on Article 1315, mayroong dalawa. From that moment, the parties are bound. First is the fulfillment of what has been expressly stipulated. They will bound to the fulfillment kung ano man ang napag-usapan nila. And second is to the consequences na according to their nature, may be keeping with good faith, usage, and law. So example scenario, Jenny agreed to sell her car to Rosé. And it was also stipulated that Jenny should deliver the car to Rosé tomorrow. In this case, Jenny has the obligation to deliver the car to Rosé the next day, as expressly stipulated to the contract. Jenny has also have the obligation to take care of the car pending the delivery and to warrant or prove that she has the right or obligation to sell the car, although nothing is said from the contract, as this is keeping with good faith, usage, and law. So next slide. So gaya ng principle of relativity, meron ding exceptions ang principle of consensuality. First one is the real contracts. So Article 1316. Real contracts such as deposit, pledge, and comodatum are not perfected until the delivery of the object of the obligation. So dito sa article na ito, isinasaad na ang magiging perfected lang ang contracts if ever na maihatid na ang subject matter. So for example, noong May 1, Lisa borrowed 50,000 pesos to Rosé. And Lisa promised to Rosé na ibibigay niya ang kanyang ring bilang seguridad na babayaran niya si Rosé sa May 30. So next day ay naipadala na ni Rosé kay Lisa ang 50,000 pesos. So ang kontrata nila ay hindi pa perfected because hindi pa na i-deliver ni Lisa kay Rosé ang object o yung singsing. Kahit na may pledge na ito na magbabayad siya ng May 30, hanggat hindi niya pa na i-deliver ang object, hindi pa rin ito maiko-consider as perfected contract. So lastly, Article 1317. No one may contract in the name of another without being authorized by the latter, or unless he has, by law, a right to represent him. So a contract entered in the name of another by one who has no authority or legal representation, or who has acted beyond his power, shall be unenforceable, unless it is ratified expressly or impliedly by the person on whose behalf it has been executed before it is revoked by the other contracting party. So itong article naman na ito ay about sa form of unenforceable contracts, or it simply says na ang mga unauthorized contracts entered into without the authority of the principal is an unenforceable contract. At ang meaning pala ng unenforceable contracts ay ang mga contracts na valid pero hindi pwedeng i-impose or i-enforce ng court. So example scenario, Jenny owns a car. At yung car na yun ay binenta ni Jisoo kay Lisa in the name of Jenny without the authority ni Jenny. So that is an unenforceable contract. Entering into a contract in the name of the owner or another person without the authority from that person. So slide number 18.
Dito naman natin malalaman yung mga requisites kung paano magiging valid ang isang contract in the name of another person. So number one is the person entering into the contract must be duly authorized expressly or impliedly by the person in whose name he contracts he must have by law a right to represent him, or it simply says it must be authorized by a person. So number two, he must act within his power. Kung nangungupahan ka lang sa isang bahay, syempre hindi mo ito pwedeng ibenta because your power is to lease or to rent only. Yan yung meaning na act within your power. Yun lang po at maraming salamat.